Hello mga kapana. So, meron akong ginagawang trigger mechanism. Tuturuan ko, ay papakita ko sa inyo kung paano ito gawin. Kung paano ko ito ginagawa. Ito pala, yung kaya niya. Housing ng trigger mechanism yung ginawa natin. Tapos ito naman yung sear and trigger. So, yan po siya mga kapana. So, ipapakita ko sa inyo paano ko ginagawa at ina-assemble itong trigger mechanism. DIY lang po siya, mga kapana. So, tara! So ngayon mga kapana, maglalagay naman tayo ng spring. So, gagamitin natin ito. Number 9. Pero madali lang. Pasok na natin dito. Oh, paano? Yan. Pasok ulit natin mga kapana. Thank you.
Yun, tapos na mga kapana. Ano yung spring, ah? Check natin yung mga kapana. Na, tapos na. Lock na to. So ngayon naman ka pa na lalagyan, tuturuan kayo paano maglagay ng line release. So meron ako ginawang line release dito. Hindi nga yung magiging insura niya. So lagyan natin ng line release mga kapana. Ito na mga kapana, oh. So, ano, bubutasan natin dyan. Hello mga kapana, ito na, nabutasan na po natin. Lalagyan natin siya ng aling screw. Kakabit na natin yung line release na ginawa natin. Thank you.
Ako ka na lang natin. Ano po mga kapana? Sana kabitan natin ang line release. Tapos subukan natin kung gumagana yung line release. Ito po. Ito na po mga kapana, ang finished product. So, final linis na lang para kumintab. Sana may matutunan kayo mga kapana sa silip ko kung paano gumawa ng trigger at pag-assemble. So, sa next video, ituturo ako kayo kung paano gumawa ng sear and trigger. Maraming salamat mga kapana.